Today po sa atin lahat, ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Trintino. Ang question po ngayon, yung isang Leonardo Guetta, isang follower po natin. Ang tanong po niya, Attorney, 2 times na po di binigay sa akin ng ex-GF ko ang visitation right ko. At tinanggal niya communication namin kasi may kinakasama siyang tomboy. Tinatago po nila ang anak ko sa kanya. Ano po ang masasabi po ninyo? Yun po ang sasagutin po natin maya-maya. Promise. So, good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Trintino. Ang tanong po natin ngayon, yung tanong po ni Mr. Leonardo Guetta, yung visitation right ng kanyang anak sa kanyang ex-girlfriend na may kinakasama ng tomboy. Ano po ang dapat gawin po niya? Ang sagot ko po sa kanyang mga kaso, with respect sa mga custody ng bata, normally sa nanay po talaga yan, lalo na pag below 7 years old. Kasi ang pagmamahal ng isang nanay, kahit anong gagawin po natin, hindi po mapapantayan yan sa pagmamahal ng isang tatay. Lalo na based on natural law, ang nabubuntis ang babae. After niyang magbuntis, 9 years nasa tiyan niya yung bata. Ibig sabihin, kailangan talaga ng bata more ang pagmamahal ng isang nanay compared sa isang tatay. But hindi ibig sabihin na hindi niya kailangan ang pagmamahal ng isang tatay. Ang sagot ko lang dyan, mas kailangan niya ang pagmamahal ng isang nanay sa kanyang tatay. But in this case, yung nanay niya may kinakasamang tomboy. Ang sagot ko po sa ganyang kaso, hindi ibig sabihin na masama siyang partner o masama siyang asawa, hindi ibig sabihin na masama din siyang nanay. Maybe may kinakasama siyang tomboy, but hindi ibig sabihin na immoral siya. Sabi lang ng batas, kung may mga ginagawa ang nanay na maka-epekto sa development ng bata, yun may grounds po tayo na kunin ang custody ng bata sa kanyang nanay. But in this case, wala namang masasabi na it will affect the moral development or the physical development ng bata. Ang tanong lang po dyan is may kinakasama siyang tomboy. Yes, maybe hindi siya maganda or mabuting partner or girlfriend or asawa, but hindi ibig sabihin na masama siyang nanay. But with respect sa tatay, yung visitation right niya yan. Hindi yan privilege. Ibig sabihin, walang karapatan si nanay na tanggihan si tatay na bisitahin ang kanilang anak. Except kung may protection order na ini-issue ng court. But in this case, wala namang protection order ang ini-issue ng court. So anong gagawin po ni lalaki kung tinatago ni babae ang kanilang anak? Mag-file siya ng petition sa court. Petition for enforcement of visitation right para at least makuha niya yung bata or pupunta siya sa DSWD, hingi siya ng tulong doon how to exercise yung visitation right po niya. Ito po yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Trintino. For free legal advice, please call me landline within Metro Manila, 209-6203, and mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber sa 0917-329-5353. And please, visit po and follow my Facebook page sa facebook.com/MarkTrintinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTrintinoLaw. Thank you po!